You're watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Tira sa kangkungan nga pupulutin ngayon sila Paolo Contis, pati na rin ang kanyang mga co-hosts na sila Yorme at Betong. Well, bakit nga ba? Ito'y matapos mga katiga ng Itbulaga. Sa kanilang pag-claim ng Itbulaga ay para kila Tito Vic and Joey at hindi sa mga halos-hos. Mula sa Pinoy History EAT ng TV5, magiging Itbulaga na matapos pumanig kina Tito Vic and Joey ang IPO or IPO Philippines na sila ang talagang nakalikha ng pangalan ng show under Tape Incorporated ng mga halos-hos. Sa makatuwid, kailangan ng palitan ng tape ang pangalan ng show ng Itbulaga na napapanood pa rin sa GMA7 as soon as possible. Nagsimula ang sigalot sa pagitan ng tape at TVJ matapos planong tanggalin ng tape ang tatlong veteranong host ng show at gagawing main host sina Alan K. Wale Bayola at Jose Manalo. Bukod kay na Ruby Rodriguez na tinanggal ng tape sa show, isang beses na lang pinapapasok kada linggo si Ryza. Tinanggal din si Maine Mendoza at iba pang host ng show na hindi nagustuhan nila kaya't lahat sila ay nag-resign at lumipat sa TV5. Nanganganib ngayon ang posisyon ng tape ng mga halos-host dahil maaaring malugi o magsara ito. Hindi na kasi sa kanila ang trademark na nagpayaman sa kanilang pamilya. Inaasahan na maaaring maagang makansila ang kontrata sa pagitan ng tape at GMA 7 kung bubulusok pababa ang ratings ng show na obligado ng palitan ang pangalan in provisions of RA number 8293 or the Intellectual Property Code of the Philippines. Maaaring ang maging noontime show ng GMA 7 ay ang It's Showtime mula sa walang prangkisang network ng ABS-CBN na nagre-renta lamang ng airtime sa mga estasyong may permiso sa NTC. Ang Itbulaga ay kasalukuyang may hawak ng record bilang pinakamatagal na daily show sa buong mundo na umeere pa rin magpahanggang ngayong mula 1979. Anyway, ang dahilan ng pagkatalo ng mga halos-host ay dahil sa wala silang kaukulang pruweba na sila ang nagmamay-ari ng Itbulaga. The history, ang making ay wala silang kaalam-alam dito. Sabi nga natin, maliban na lamang sa pagpuproduce nila. Pero all in all, lahat ng utak nito ay walang iba kundi sila Tito Vic and Joey. Iyan ang ipinaglaban nila Tito Vic and Joey na pagmamay-ari nila ang Itbulaga. Hindi dahil sa ito ay pinroduce o pinuhunanan ng mga halos-host. Wala naman silang masasay about doon sa pagpupuhunan or sa pagpuproduce sa kanila at pagbibigay sa kanila ng mga sweldo or pangangailangan. Pero ang TVJ ang may gawa o likha ng Itbulaga at hindi nga ang mga halos-host. Ito ay kinatigan ng batas matapos ipakita nila Tito Vic and Joey ang lahat ng pruweba. At dahil walang maipakita mga halos-host, wagi nga sila Tito Vic and Joey na makuha muli ang pangalan na napakatagal nilang minahal. Sa ngayon, ito nga ang sabi ng nasabing page kung saan kailangan na ngang ibahin ng Itbulaga o ng mga halos-host ang kanilang pangalan dahil as soon as possible ay kukunin na nila Tito Vic and Joey ang pangalang Itbulaga at ang pansamantalang pangalan na EAT ay mawawala na. Ngayon ang tanong, mananatili kaya ang nasabing programa ng halos-host sa GMA 7 kung ito ay papalitan nila at hindi na Itbulaga? Baka maling naman natin dahil may mga viewers naman sila. But anyway, congratulations kila Tito Vic and Joey dahil sa wakas, nakuha rin nila ang kanilang minimithi matapos ang ilang buwan na nais nilang maging Itbulaga muli ang kanilang show na original at minahal nila ng napakahabang panahon. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.